Semana Santa, baka mo, aba, espesyal ang ating makaka ping 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 ngayon. Kakabang kainan at kwentuhan na makikidyan sa atin ngayon, Maris. Oo nga, Susan. At tunay na inspiring ang buhay ng ating makakainan at kwentuhan natin ngayon mula sa kaniyang humble beginnings bilang isang houseboy sa Chinese restaurant sa Quiapo hanggang sa maging sous chef. Tama ba? Sous chef. Sa isang palasyo lang naman sa Sultan ng Oman. Wow, big time na siya ngayon bilang celebrity chef at may-ari pa ng isang culinary institute. Bibigyan niya tayo ngayon ng swak na suggestion na maaari pang iluto ngayong Semana Santa. Tama-tama. Next week na yan. Oo, kaya. Makasama natin ang Tanyag, siyempre, ang celebrity chef ngayong umaga, ha? Oo, good morning po, Kusina Master, Chef good Boy. Good morning, Maris. Yes. Idol sa kusina. Good morning. Idol sa kusina. Ping, 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 ping. My neighbor. Ping, 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 ping. My neighbor. Yes, my neighbor in Carmona. Yes. Chef, ano ba ihanda natin ngayong umaga para sa mga, naku, nag-aabang ng mga putahin nila recipe dahil wag holy week na tayo? Yes, ito na pakasimple lang. Ito ang tinatawag na niskwa salad. Kumbaga sa potato and beans and then tuna. Tuna, nako talaga. Pwede namang lahat ng isda ay pwede. Basta i-blanch mo lang. Tuyo, tinapa. Tuyo, tinapa pwede po. Bangus, tilapia. Dilis. Okay. Dilis pwede rin. Okay. Ah, talaga? As long as seafood siya. Okay. So, may natin kamatis, may lettuce tayo, and then may grapes sa kong nilagay. May mga grapes pa kayo. Parang medyo pag kinain, magbe-blend doon sa ating dila. At least, wow. Ano yung patatas kailangan lutuin? Ay, luto na po. Kailangan ilaga. Oo, ilalaga na natin. So, ito yung ating tapos patatas. Tapos, hiwain na rin. And of course, syempre yung beans din, di ba? Yes, tama. Point. Tulad yan, dito ilagay ko na. Okay. Ayan, napakasimple lang. Mamaya makita nyo. Mix-mix lang yan, Mix-mix lang naman yan, Yung baggy beans, dapat luto na rin. Ilalaga lang din. So, laga lang lahat yan. Walang oil. And then, may litsugas sa palito. Ay, inalo na. Sorry, naghugas naman ako kahapon eh. Okay lang. Okay. Yung last minute natin ilagay itong litsugas. Litos na ganyan. And then, of course, the tomato. Yes. Okay. Napaka-sustansya naman yan. Para sa mga nagda-diet yan. At saka, syempre, yung mga gusto eh, walang karne. Oo. Ito maganda sa lalo Holy Week na alam mo naman. Pagka sinasabi na lang mga Katoliko. At bawal ang karne, di ba? Correct. Bigyan mo na lang ako, chef, niyan, ha? Ito. Out natin mamaya. Kapit ba, iabot ko na lang mamaya sa'yo. Ito. Pampalasa pa, tsaka pampakulay. Yes, ito po yung ating bell pepper na green and red. Kamayin ko na nga. Nahugas naman kayo kahapon. Nahugas naman ako kahapon And then, so nandiyan na lahat. Of course, yung tuna. Okay. Yan, pigala ng bahagya. Okay. Ano po ang mas maganda? Yung in brine o yung ano? Pwede rin fresh. I-blanch mo lang. And then mayroon ding may oil or gusto mo spicy ng konti. Depende. Sila na bahala mamili kung masusunod. Pwede nga yung tuna, bibili ka ng fresh, tas ihaw mo, tas saka mo. Mas masarap yun. Mas maganda. Mas maganda. Yung de-processed. Yes. Ito yung calamansi juice. Okay. So mayroon tayo dito sa ating isang bowl. Lalagay ko lang. Gano'ng karami po yan? 2 tablespoon. Ng calamansi. Calamansi juice, pwede po. Okay. And then mayroon tayong salt. Sabang inihanda mo yung chef, ano nga mga makabagbag damdamin kwenta ng buhay mo? Naku, talaga naman, ika nga ang buhay ko. Alam mo naman, parang imposible nangyayari, di ba? Yun nga, nagpunta ako sa abroad, yung pag-uwi ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na magtrabaho sa 5-star hotel sa Diamond po. And then yun, doon ako nakakilala na executive chef. Tapos, pero paano kayo nakapasok dun sa ano? Sa mundo ng showbiz. Ay, naku, masalimuot eh. Parang hindi ko akalain na. Gano'ng kasalimuot yan? Kahit gano'ng kasalimuot yan eh, pwede natin unawain yan, chef. Oo. Alam mo, parang panaginip yun eh. Kasi nga nung ibinigay yung aking papel sa GMA, di ba? Sa, yun, GMA. Ano ba yung Secret of the Master? Parang ayaw nila eh. Sa'yo? Noong una. Bakit? Kasi nakita nila eh, elementary graduate eh. Tapos noong naibigay ulit, wala naman kitang master. Another naman, pangalawa, tinanggap na ako. Okay. Eh, sabi, ma'am, wala na po talaga makita. Ito lang yung pinakahuling master. Sinubukan ako. Eh, noong nakita nila yung, alam mo na, magulo ako, di ba? Hagis-hagis, kinkoy ako. Doon nagsimula. Inihagis-hagis mo yung mga niluluto mo, di ba? Oo. Doon na nagsimula. So, nung nangyari yon,
Sabi mo parang isang milagro, di ba? Ay, parang milagro talaga. Kasi isipin mo eh. Parang Cinderella, no? Sino ba namang mag-akala na sa ngayon eh, naging celebrity pa nga, di ba? Oo nga, balita ko nga. May pelikula ka pa eh. May pelikula pa, Diyos ko po. Akalain mo yan? Akalain mo? Oo. Naging boy negro dapat, boy negro? Teenager pa sa wagas. Oo. Tapos sa ano, pag minsan sa gabi, pag nakahiga ka, chef, parang naiisip, ma, is this, ano, parang totoo ba itong nangyayari? Alam mo, hanggang ngayon, Marisol, no? Maris, hanggang ngayon, parang nanaginip pa rin ako. Na ano? Na totoo kayang nangyayari, parang nakatiraan na, magkabitbahay na tayo doon, na walang, nasa pangarap ko, makabili ba ako ng subdivision na yan, eh. Oh, hindi talaga, nabili mo yung subdivision, eh. Sino ba naman ang... Bahay pala, subdivision. Ano ba? Sobra naman yung laki subdivision, eh. Eh, chef, bukod sa pagiging nga nakakaaliwan yung chef na napapanood kayo, eh. Meron din kayong Culinary Institute, eh. Kumusta na po ba yun? Naku, alam mo ba, Maris, yung aking eskwilahan ngayon? Oh, ilan na ba? Ilan ang estudyante nyo? Ilan na school niya? Ilan na school? Ilan na school nyo? Dalawa na. Dalawa na. Dalawa. Malapit na maging tatlo sa Davao isa. Na? Magiging tatlo na? Oh, maging tatlo dapat. Kasi kailangan padamihin natin. Marami nag-aaral eh. Sobrang ano, sobrang in demand. May time ka pa ba sa sarili mo? Kailangan may time. Okay. Sa kay Mrs. Dapat. Kaya pag pumupunta ako kahit saan, sinasama ko na si Mrs. Kasi nga, doon lang ang time ko eh. Paano, anong reaction ni Mrs. Chef ngayon pagka pinagkakaguluhan ka sa pumupunta sa pinagkutama? Grabe, parang abnormal na po eh. Sino? Ako. Bakit? Bakit na? Parang pag nakakita, bakit gano'n pag nakikita nila ako, parang... Ay talagang... Parang nakakita ng multo, to. Natatawa ka agad. Hindi sila. Nakatawa mukha ko. Siyempre parang ano yan, artista talaga. Ang ganda naman yan. Sige, habang nagkakanto si chef ng buhay niya, kung nakagawa na ng bulaklak na kamatis, di ba? Opo. Eh, hindi ko akalain na maging ganun ka. Ikaw, chef. Oo, ikaw. Oo. Maging ganun ako? Oo, so ano yan? Ano maging ganun ka? Maging ganun ako? Alam mo, parang yung mukha kong to. Oh, bakit naman? Ano ba ina-expect mo sa mukha mo? Eh, siyempre naman, unang-una, maitim ka na, maliit. Ano sa gusto mo? Kontrabida ka ba o ano? Hindi ko nga akalain mo ginawa ko ni Rony Ricketts na bida. Oo, grabe. Tapos may part 2 pa yun, ha? May part 2 pa? Ako na yung bida. Wow. So ano yung anong gusto mong mensahe, chef, doon sa mga nanonood ngayon na gaya mo rin? Ay, putol to, nakatingin tuloy ako sa television. Pasensya na po, ha? Chef, baka mahiwa ka, ha? Hindi po, eh. Huwag kang magpapahiwa okay, dito. Okay, pag nahiwa na ako, bayan naman to, eh. Ano yung gusto mong ibigay na mensahe? Yung mga inspirasyon doon sa mga gaya mo, eh, hindi makapaniwala sa... Imagine mo yung elementary graduate. Nagmaneho pa nga ng jeep yun eh. Palasyo. Paano ba kayo nakapasok sa palasyo? Yun, hindi ko akalain na playan ko eh. Sabi ng nag-interview sa akin, you're applying for a chef? Yes. Tapos sabi niya, associate. Sabi ko, yeah, ulit, gagawa ng sauce. Yun nga, sinasabi ko, walang kakwinta-kwinta yun, kung gagawa ng sauce lang eh. Associate. Yung pala, managerial ka pala noon. Tudas na tudas ako, hindi ko akalain na napakataas palang antas na yun. Yung pala eh, ako yung in charge sa... Kay His Majesty. Pero masaya yun ha, kasi nga nung pumunta ko, para akong tanga-tanga doon. Ang laki naman ito. Palasyo pala ito, di ba? Palasyo talaga. Ang daming ginto. Ay, pagpasok mo palang sa... pagpasok mo palang sa ano, Maris. Pagpasok mo palang doon sa palasyo, mamumulat ka na. Sa katotohanan, ano? Sa sobrang ganda. Sana na, makabalik ka tayo doon, mag-tour tayo. Dapat doon tayo mag-shooting sa ating kape at balita. Sa Uman, di ba? Pwede. Sige, sabihin natin kay Tonyo. Nakikinig si Tonyo sa kasi Porsche eh. Sabihin mo, chef. Ang ganda ron. Talaga. Ayan na. Galingan ko lang ng kunting green para ping. Kanina kulang eh. Ping lang nasabi. Kaya sinobrahan ni chef. Sige, lalagyan ko lang na para makakain kayong dalawa. Sige. Thank you. Tatloy mo na kasi si Tonyo nanonood. Si Tonyo. Si Chris pa raw nainggit. Chef, ano ba bukod dito sa inihanda mo? Ano ba ba yung pwede natin ihanda? Ngayong Semana Santa. Maganda doon mga halabos. If you love talaga sabaw, medyo mas maganda kung halabos. Halabos na isda.
Ah, ano, paano yun? Paano pagluluto? May, alam mo, may ganun kang talbos ng kamote, ganun kang talbos ng kangkong. Ano pang aasim chef, ko? Chef, sa inyo to. Kamatis lang at saka bayabas. Kung may bayabas ka, kung wala naman kamyas, pwede po. Okay, tapos paano? Kasi, parang palaga lang? Laga, pero konti lang ilagay mong tubig. Tubig, oo. Parang, parang pinangat. Pinangat lang? Parang ganun. Pang, ano pang aasim mo, bayabas? Bayabas. Okay, pwede kamatis. Ngayon, panahon niya ng bayabas. Ngayon? Panahon niya ng, santol. Kamyas. Santol. Santol pwede. Eh, tanong ni Lourdes, ano raw ang magandang ano? Ano raw ang magandang recipe para sa tofu, chef? Ay, alam mo yung tofu, dapat bumili ka ng tofu, yung ano, yung malambot. Tapos pakuluan mo lang. Tapos lang yung ipiprito. Huwag mo iprito kasi masarap. Pakuluan lang. Mag-absorb. Ang tofu malambot, para sa Japanese tofu, masarap yun. Pakuluan mo lang, pagkatapos, lalagyan mo lang ng white egg. Tapos may kunting chicken stock, lalaputan mo lang yung spring onion. Yun yung tatalo na yun. Oh, parang si Chef. Parang blooming ka, Chef. Parang blooming ka. Ano ako, ha? Ano ka? Medyo nadadala sa make-up yan. O, tikman na natin. O, tikman nyo na. Kasi normally yung mga potato salad o kaya yung mga tuna-tuna na ganyan. Mayonnaise lagi nilalagay dyan. O, ito wala ka nilagay. Wala. Kasi yung serving spoon. Ligyan mo, sila, halukayin mo. Ah, halukayin. Ligyan mo ng tuna. Kasi rana yung design mo. O, gilid lang, gilid lang. Nakawang mo na. Eh, kasi sabi yung halukayin. O, yan. Sige, ano ako yung potato? Ang potato at saka ano. O, yan. So, ito, yan. Kung mayroon kayong isda na fresh, alam mo, pag inihaw ka dyan, ilagay mo dyan. Kahit leftover mo kagabi, kinabukasan gawin mong salad. Di ba sa gabi, nag-ihaw-ihaw kayo, may leftover, itabi mo yon. Pwede yun. Tapos gawin mo salad. Tanggalin mo lang maitim. Yun, gawin mo salad. Instead of tuna. Yun. Di ba? Instead of tuna. Ayan. Tinatanong kamatis, itabi mo rin. Oo. So ito, at ano to ha, napaka-healthy. Napaka-healthy yun. Oo, tingnan mo naman, no? Kaya naman talaga. Pag kumakain ka dyan, Maring Su, 19 years old ka na naman. Natatakam na ako. Pag ito lagi ang kakainin 19 years old na naman para ako. Alam mo, nasa abroad ako, when I was in France talaga, cheese, salad lang. Sarap? Oo, yun lang kinakain ko. Gusto ko maraming green. Kaya healthy ako. Tinaman naman ako, 56 years old, healthy pa. Talagang pinaalam niyo pa, eh, no? Eh, nagja-jogging yan, eh. Oo. Sa kayo nagja-jogging? Doon, sa aming paligid. Sa subdivision niya. Subdivision ko. Minsan nagkakasabay kayo? Si Mrs. Oo, kaming dalawa. Nakasabay kaya? Oo. Nakakailang ikot ka doon? Dapat 30 minutes. Kailangan yun. Exercise. Every morning. Exercise every morning. Pagkatapos, salad kainin mo, tinanghalian mo, kunting sabaw. Sapunan, huwag ka nang kumain ng kanin. Tinapay lang. Oo. So, chef, bigyan mo naman ng ano. Chef, lagyan din kita. Message yung mga kababayan natin yung nanonood. Oo. Ayun. Alam mo, isang karangalan na dito. Paano ba magbumaling sa pagluluto? Kape at balita. Hindi lang kape, kundi kape at luto at balita. So, lagyan natin dito. Kape, luto. Kasama na namin kayo, di ba? Di ba? Bayan mo sa unang hirit, hindi lang makuha dito lang. Thank you. Alam mo ang magandang tip sa atin mga kababayan, lalo-lalo na kung talagang gusto nilang matutunan yung mga ginagawa ko. Ngayon summer, pwede kayo mag-aaral sa aking eskwelahan. I have my short course. Eh baka mahal 'yun, chef. Mura lang 'yun, mura lang. Magkano? Mura lang, murang-mura. Basta mura, murang-mura. Ayaw mo banggitin. Mapapamura ka sa mura. Okay, oo. Ano po, summer class, and then yung aking next batch naman, 9 batch. Yeah, thank you. 9 batch naman, ongoing na. April, I think, end of April ang simula ulit ng klase ko. Gaano matagal yun? 6-month diploma yun. Short course. Oh, sure. Kasong layo, Batangas. Hindi. Oh, GMA lang. Ah, dito? Oh. Meron? Cavite. Cavite naman. Cavite. Maris. Tapos yung isa. Ang isip niyo talaga sa Jimmy. Nawala ka sa dito nakatira to sa Jimmy na. Nawala ko sa sarili sa pagkain ng salad niya. Kaya ka lang. Nawala sa sarili. Dito talaga mag-enroll ako, diba? So, saan yung isa? Saan yung isa? Namulat ulit. Sa Dasmariñas. Yung isa? Sa Dasmariñas. Ah, sa Dasmariñas. Sa Davao pa. Ginagawa ko lang. Okay, oo. Soon, ha? Mahirap na Davao. Ngayon ako nakita yun dito sa Mequezon City. Saan ba yun? Yung Manila? Ah, ano yun? Ah, consultant lang ako doon. Consultant ka? Partnership naman. Ko, malay ko pero ba? Pero maganda. Kaya GMA ka mag-aral. GMA to GMA. Kailan ba kayo mag-offer ng course dito sa GMA? Sabi ko nga, yung maluwang naman itong ating studio, dyan na lang eh. Para magkatapos, yun na rin eh. Oh, para bang may break time kami. Pasok na kami, di ba? Pwede po. Parang team building. O nga, i-request natin sa GMA. Team building with Chef Boy. Kahit na wag na yung 6 months. Mga, kasi masyado mga mahaba. Mga 5 days.
5 days a week. 5 days a week. Every Saturday. Every Saturday. Every Sunday. Every Sunday. Kasi yan ang pahinga ko eh. Talaga magtatrabaho pa tayo kahit Sunday. Oo, hindi magkanda ugata sa... Sa mga request nyo, kaya kailangan eh, ano eh, tutuparin ko yun. Sabi mo kay Tonyo. Di ba? Sabi na kay Tonyo. Grabe, akalain mo. Sarap ba? Masarap. Marami... Ang sarap. Parang hindi mo naman siya masyadong maasim. Tamang-tama. Kung hindi kalamansi, ano pwede, chef? Kalamansi, so... Suka, pwede? Suka, konti. Pwede. Okay, gawin ka ng ano. Alam mo maganda rito? Mag-juice ka ng ano, halimbawa, kamyas or mangga, hingilaw. I-juice mo? I-puree mo. Tapos ilalagay mo dyan. Magkano nagastos mo dyan, chef? Sa... Napakamura lang. Isang, yung Incana tuna, magkano lang, about 20 pesos. Siguro ito mga 75 pesos or 65. Per serving? Mura lang naman. Oh, isang ano, isang buo na yan. Ha? Tingnan. Magkano? Mga 75 pesos. Yeah, ito, ang dami na to. Good for 6 person to 10 person. Aba, pwede na palang ganyan na lang. Ano, napakatipid pala niya, ano, chef? Lang. Ako so, pa, kaya matipid. Chef, kung hindi patatas, pwede kamote. Kamote, pwede. Saging. Ano pa? Saging. Saging. Oo, mga pangalang. Pero manibalang. Na miss naman yun. Manibalang. Yung manibalang. Oo. Tapos, instead of kalamansi, grated, yung inadgad na manggang malibang. Ay, oo. Ano, yung kalabaw o yung Indian, ano? Indian manga. Kalabaw. Kalabaw. O, tapos may pinirito kang, alimbawa, pusit, pinirito, crispy, tapos ipiprix mo, ihalo mo dyan, mas masarap na. Oo, pwede din yung tuyo, no? Pwede ka nga maglagay ng mga dilis-dilis kanina. O, pwede po. Alam mo, meron akong nabibiling tuyo sa, ano, sa Tagaytay, doon sa Pink Sister, ang sarap. Oh? Hindi masyado maala. Tuyo, oo. Tsaka yung parang ayung... Hindi umabot sa bahay. Kapit-bahay lang tayo. O kaya yung ano, yung mga spicy squid na ano. Ayun, oo. Lagyan mo dyan. Anak ko, alam mo, ang salad kasi, kahit saan ka magpunta, as long as nakalagay sa chiller lang, pwedeng-pwede na. Hindi kagad masisira. Eh, yung yung gulay niya, hindi ba? Ang gulay, last minute mo ilalagay. Huwag mo ilagay kagad. Sarap. Alam mo, lalo, dapat mas masarap yun yung gulay mo, yung talagang fresh na fresh, eh, no? Kung ikaw nag-harvest ka, di ba? That's right, oo. Bagong. Anong iba pang pwedeng, ano? Ano pang pwede ilagay na gulay dyan kung meron ka gustong idagdag? Pwedeng cucumber, pwedeng... Ah, iyo, tama. Or... Pipino. Pwedeng sugar beets. Lagyan mo rin ng carrots. Kahit feeling ko pwede rin lagyan ng ano, yung mangga na hinog na. Pwede po. Diba? Para medyo may kaunting, may iba-iba na kaunting yung lasa, no? Pwedeng hipon na blanche kung hipon. Isuahe. Isuahe. Pwede rin po. And then, kung gusto mo naman ampalaya, i-blanch mo lang yung ampalaya. Ay, alam mo dyan. Parang salad with ampalaya. Paano? Eh, kasi paano ba mawala yung pakla? Ano, alam mo, pag nilaga mo yung ampalaya, palit yung pait, pag pinakuluan mo, lagyan mo ng baking soda. Para mawala yung pait. Para mawala yung pait. Ayun, kasi minsan yun yung iba, di ba? Pag hindi mo ma-encourage, lalo na yung mga bata, pag nalasanan nila yung pait, so lalagyan pala ng baking soda. Or either slice na julie, manipis na manipis, tapos lagyan mo ng asin, pipigain mo. Mm. Ilalamasin mo, dinugasan mo, bago mo ilagay, hindi mapait. So saan ka mag-Holy Week, Chef? Ay, sa Davao po ako. Ah. Sa Davao kailangan. Yung farm mo doon? Yung farm mo, kasi miss na miss na ako yung mga kamag-anak na aso doon. Natayo na ba yung ano doon, eskwelahan? Ay, ginagawa pa lang po. Gagawin pa lang. Sa Davao. Doon saan nga ito? Doon sa may... Sa Compostela Valley. Sa Laak. Kumusta na yung durian mo? Sawa ng Diyos, okay naman. Maraming tanim, marami pa rin. Yun lang, yung simbahan ko, nag-iba yung atip ng Pablo. Kapangalan ko pa, Pablo Logro, di ba? Diba binagi yung Pablo? Lumipad lahat ang bubong. Eh, okay lang matindi naman. Kayo, isa kayong Baguio. Matindi, isang Baguio, no? Matindi. Yung pagdating niyo. Winalist lahat yung Compostela Valley. Yung ano, kumusta naman yung ano mo? Balita ko yung ano mo, yung pelikula mo eh. May mga stunt ito, no? Oo. Ang ganda po. Doing well. Ganda. Ika nga, kumikita daw. Sana may bonus kami. Chairman, ha? Bonus, ha? Nag-apply po ba kayo doon? Nag-audition kayo? Hindi ano po. Hindi kayo po. Na nakita ka ni Chairman. Ginanong ako sa press ko. Sabi niya, dumaan ka ba ng workshop? Ano ba yung workshop ba yun? Workshop, Sabi ko, hindi po. Natural na po yan. Kung nakita mo ka, kuya na po talaga. Walang pagkakaiba. Kaya yung acting skills. Yun. Wala po. Basta, sabi ni Ronald, natural lang. Sige, bahala ka na. Ano? Pinipilit ko maging action. Action comedy. Star. So may mga ano daw, may mga drama ba? Mayroon drama. Ganda-ganda ng pelikula. Okay, talaga. Yeah, manood sila. May tumatawag sa bombero. Si Lorda. Naka chef, ano, maraming salamat ha. Binubusog mo kami, so 75 pesos lang pala yung nag-asas mo dyan. Walang anuman. Final message niyo po sa lahat ng mga
nanonood sa atin at yes, gustong matuto magluto, kung ano ihahanda nila ngayong Holy Week. So, sa mga viewers, sa ating mga nanay, sa tahanan, ang magandang gagawin, pinaplano. Planuhin natin, saan tayo pupunta, anong pagkain na dapat doon. Tulad ng salad, mas madaling gawin. Mm-mm. Hindi yung masyadong kung ano-ano ang dadalhin tapos napapanis lamang. Mm-mm. Ito, walang pagkapanis kasi i-assemble mo at the last. Mm-mm. Kaya yun ang mga magandang gagawin nila sa kanilang Holy Week na darating. Pagdating mo doon sa ano lugar, saka mo pa lang siya i-mix. At saka i-assemble. Nakahiwalay na sa container, pato mo na sa icebox, then assembly na. Okay. Hassle-free, madaling kainin, hindi yung nag-aabala ka pa, nag-aalala ka. Sarap yung iba, adobong madalas niluluto, kaya lang, syempre, bawal ang meat. Pwede bang ibang ano doon? Pwede naman, oh. Halima, paksiw. Mas masarap paksiw, ha? Oo nga, paksiw na bangos. Yeah, paksiw, inihaw, yun lang naman normaling gano'n, mga tinapa. Mm-hmm. Mm-hmm. Yun ang kailangan dalhin. Mm-hmm. Marami, mag-enjoy ka naman. May litos ka lang, may cucumber, sandwich ka na, tinapa sandwich, you know? Wow. Ibang sarap-sarap noon. Tissue, eh. Oh, yeah. Class naman yung tissue nyo, pintatamay manok pa, eh.